Ayan, good morning mga kapugo, mga kamanukan. Andito na naman tayo sa ating mini farm. So tingnan nyo, ang daming mga laya na mga dahon. So andito tayo para bigyan natin ng pagkain yung ating mga hayop. Syempre itong pugo natin, kambing at saka baboy. So ayan. So andito yung kambing na brown. So tara, mamaya natin ito pakainin. Papasok muna tayo. So ayan, dito na tayo sa loob ng pukuhan. At dito yung kambing na itim. Dito nilagay ng kapatid ko kasi bagong panganak ito at baka mawala itong ina, yung anak niya na babae. So ito yung kambing niya na itim. So ayan, nandito tayo. Bigyan na natin ng pagkain itong ating mga pugo. Kasi parang gutom na ito eh. Ayan, ang daming itlog. So ito ay ilalagay natin sa may sa may incubator sa susunod natin na incubation. So ayan, bigyan natin ng pagkain mo. Pugo natin. So hinalo ko itong Integra 1000 at saka Galimax para gusto ko na Galimax na yung pagkain nitong mga pugo ko. So kaya minimix ko ito sa Galimax para mas sanay sa lasa ng Galimax. So ayan, pakainin na natin. Ayan, kumakain na sila. So ito yung mga kapugo, ito yung unang batch ko ng mga pugo. So tingnan nyo ang taba nila. Ayan. So ito yung unang breeding ko ng pugo na may sila mga 50 plus ito. So ayan. So hindi ko na lang nilagyan ito ng yung screen na plastic kasi hindi naman ito na yung mga feeds eh. Tingnan nyo, pag kumakain sila hindi naman na natapon. So hindi ko na lang nilagyan ng Pero depende naman yan sa inyo kung marami talaga yung mga pugo. So pag nakalaray talaga yung mga pugo dito para yung dami na talaga ng pugo. So kailangan na talaga natin na maglagay ng screen na plastic para yan, para hindi masayang yung mga feeds na kinakain nila. Kasi ang dami na nabs. Pero sa ngayon, konti pa lang naman. So, hindi muna natin lagyan. So, yan. Tingnan nyo, upo na itong isa, oh. Wala nang buhok. Ito rin. Yan. Hindi talaga mawasan sa mga pugo na ganyan na may mga malkalbo na mga ulo or yung sa likuran. So ayan. So ang dami ding itlog no ngayon, tingnan nyo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. So 21 ngayong itlog na to. Ayan. So kailangan natin ito kunin para maano naman natin. Ma-check na naman natin bukas kung ilan naman yung ililay nila ng mga itlog, kung permanent ba na 21 or mag-i-increase naman yung production ng itlog. So baka maging 22 or 23. So yan, araw-araw natin i-check yung egg production ng ating mga pugo. Kung may increase or decrease ba yung yung mga itlog. So ayan. So
ito ding banda, ito ding kulungan, para din ito sa reserve ito para sa ating mga pugo na mga babae. Diyan natin ilagay, reserve yan. Ang daming malailagay dito, mga 500 plus yata, kasi ang haba ng ano, ang haba ng cage. So baka marami talaga. So dito natin ilagay yung mga babae na mga pugo na talaga na naglilinan ng itlog. Tapos yung ginagamit natin is hindi na Integra 1000 kundi yung laying max, laying mash na feeds like Quail Layex, isa ganun sa Unifeeds, Avimax sa may Pilmico. So yun, depende kung ano natin gagamitin na pang itlog ng mga pugo. So wala na, hindi na kailangan natin yung lalaking pugo, kundi yung feeds lang ang nagpapaitlog sa kanila. So yan, doon natin ilagay para sana dumami itong ating mga pugo at maka ano din tayo sa iba na gusto, kung interesado na mag-alaga. So ayan, so dito yung tubig nila, yun, matataba. So araw-araw ito pinakain, 3 times a day talaga. So sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Minsan din pag pumunta yung kapatid ko dito, binibigyan niya ng pagkain sa gabi, kasi pag gabi pumunta siya dito magbigay ng pagkain sa mga aso. So kasabay na rin yung pagbigay niya ng pagkain or tubig kung kunti na lang ang natira. So ayan, pero kunti lang naman, hindi masyado. Ayan, happy eating mga kapugo, ang dami nila. So ito, hindi na natin lagyan ito ng babae at saka lalaking pugo, kasi okay na to, kasi naglilay na rin sila ng itlog na pang ano natin, pang incubate natin. So marami na tayong makukuha araw-araw. So 21 isang araw. So marami na yan, ilagay natin sa mga incubator. So yung the rest na din na mga itlog na mga pugo na babae, doon na natin ilagay. Pang paitlog na talaga, na puro na mga babaeng pugo. So ayan, mga kapugo. Yan. So, siyempre, itong ating ipot nila. So ayan, wala namang langaw so far. Talaga naman, napaka-importante pag nagpa-farm tayo, pag nagpuguhan tayo, importante na iwas langaw talaga. Tingnan niyo, wala akong nakitang mga langaw. Dahil itong ginagamit natin na panghalo sa inalagay sa ipot ng ating mga pugo ay yung ipa ng palay. So tingnan niyo, wala akong nakitang langaw. So napaka-importante talaga na maiwasan natin na walang langaw dito sa loob ng poultry. O kahit man nga, kahit man anong klaseng hayop, yung manok, potato, yung manok, walang tayo makikitang langaw. Yan. So yan, lagyan natin ng ipa dyan sa ibabaw, kasi every morning yan, nilalagyan ng ipa sa ibabaw para mag-dry naman yung mga ipot ito. So yan, lagyan muna natin. Siyempre, kailangan din natin dinisan itong sa iba pa, kasi ang daming mga cobwebs. Yan, ang daming mga cobwebs. So, dinisan na lang natin. Alisin natin. Para naman malinis itong kulungan nila. Yan. Yan natin ito ng ipa. Tingnan nyo. So, yung mahuhulog na mga ipot, so dyan pumupunta at nababalot yan pag nahulog yan. So syempre may mga dry na mga ipa. So mababalot yung ipot ng pugo dito sa may ipa, so magda-dry siya. So yun ang maiwas talaga sa langaw, kasi magda-dry yung magda-dry yung ipot, hindi siya mabasa. So malaking tulong talaga itong yung ipa ng palay. So yan. So diba?
Tingnan mo. Ayan. So, importante talaga na iwasan natin na magkaroon ng maraming langaw dito sa ating mga puguhan or sa mga manukan. Ayan. So, ayan. Ilipat na natin ito sa, ilabas natin itong kambing natin para naman makakain ng damo. So, ito. Ang liit niya. Parang ano pa to? Wala pa tong buwan. Parang weeks pa yata ito mula nito ay ipinanganak. So, meron. Ito yung kambing ng kapatid ko. So, meron din ako na kambing na brown. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ilalabas muna natin ito para naman makakain.